May nga buntag ka ninyong tanan, mga katinig. Welcome na itong programa nga Tinig ng Bayan. Adlaw nga Huwebes na kita, ha? 24 sa bulan na sa Hunyo 2021. Advance na kayo. Kumusta man, mga katinig? Ubay-ubay niya itong isgutanan sa kinatibukan ng itong programa. O ga... Doon na kita ay good news. Oo. Ang good news, mga katinig, kay hinahinay na nga ni Kunho ang mga kaso sa COVID-19 dari sa Sok Sargsyan Region, ingon man sa probinsya sa Cotabato. Pero doon nagyapoy bad news. Nadungagan na po doon upat ka mga nangamatay ang mga nagu sa COVID dari sa probinsya. Hinungdan ang probinsya na sa Cotabato ang nagunang doon ay pinakadaghang mga nangamatay karon. Mga namatay, mga katinig, sigon sa datos nga gipagawas, no, sa DOH Center for Health and Development kagabi, upat sa taga-probinsya ang nangamatay, kung nga diin duha niini ang taga-makilala. Sila si patient number 16,928, nga 91 years old. Si patient number 7,865 nga 65 years old. Og taga-Midsayap nga si patient number 10,243 nga 82 years old. Og taga-Pigkawayan si patient number 15,822 nga 56 years old, no? So mga idara na ang mga nagtaliwan na sa laing kalibutan. Dayon sa Kinapawan City, kung imong tan-aon, mga katinig, akong gitan-aon ning mga datos nga ilahang gipagawas, no? Sigon diri sa ginapagawas nila nga daily census sa confirmed cases sa COVID-19, ang gitan-aon na akong pinakataas di ay nga natalas Kinapawan June 20. Akong nga diin iabot og 238, no, ang confirmed active cases sa COVID-19, ang pinakadaghan niini ang local transmission. Pero sa sunod nga mga adlaw ni hinahini sa kunhod natala nung niadtong June 21, ninaog sa 234 ang aktibong kaso. Dayon pagka June 22 na ninaog og 182, no, ang confirmed cases. Umanatala mga daghang nga mga naayo. Then pagka June 23 ni kunhod pagyod niabot na lang og 133 ang atuang aktibong kaso. So mo ni nga pinakalas nga datos gipagawas kagahapon. So sa kasamtangan, ang Kinapawan City doon na 133 nga aktibong kaso gikan sa 887 nga confirmed cases. Taas niini sa mga natakdan sa virus ang mga authorized person outside the residence o mga poor nga ni kabat sa 71 o 62 ang lokal, no? So maayo kay ni kunhod na, pasalamat kita kay naghinahini nagnaog, no, sa regional, mga katinig. Kagabi nakatala usab og mas daghang mga naayo, 392, no, ang mga naayo og 247 ang mga bag-ong kaso. Ang probinsya sa Cotabato ang adunay pinakadaghang mga naayo sigon sa gipagawas usab nga datos sa Cotabato Interagency Task Force on COVID-19, 168, no, ang mga naayo sa naasoy nga pandemya. Oo, so buot pasabot ni ana, magpasalamat kita, pero kinahanglan mas mag-amping paghihapon kay napagihapon ng bahad sa virus. Sa pikasabahin, daghan na po ang gustong magpabakuna na, no? Maayo po. Kay kung dili mong pabakuna, dakpon man mo, no? Iwag presuhon. Presuhon ang dili magpabakuna sigon pa kay Pangulong Rodrigo Duterte, pero ingon na ni presidential spokesperson Harry Roque dili pa,
Og ingon sa Senado, why balaod kalabot ni ini nga presuhon ang mudili sa pagbakuna. Ang nakanindot ni ini mga katinig kay Diris Kidapawan City na ana sa 3,284 nga mga frontliners, no? Ang nabukunahan na sa mga 90.69% ang target sa paghatag sa 3,621 nga bakuna. So buot pasabot niya na mga katinig, daghan ang yun ang nagpabakuna na. Wala pa yung ika-report noon nga mga COVID vaccine related deaths, no? Pero doon ay mga adverse effect. Normal na mga minor o doon ay slight nga medyo matawag na ito grabe-grabe gamay, no? Pero kini normal lamang daw. Alas 6:11 ang atong oras sa pika sa bahin kagahapon nitahan sa mga otoridad sa 72nd Philippine Army, 72nd Infantry Battalion Philippine Army, ang usa sa mga leader opisyal sa kilusang magbubukid ng Pilipinas, no? Kung diin na si Pedro Arnado, chairman sa KMP Mindanao, o nagsilbi isip pa national treasurer sa militanteng grupo ang nitahan sa iyahang kaugalingon, o sumala pa kini bago ni surrender. Nakig-alayon kini nitabang si Cotabato 2nd District Congressman Rudy Kawagdan, og mao'y nag-asikaso alang sa pag-surrender ni Arnado. Kalabot nini atong makahinabi karong buntaga ang Battalion Commander sa 72nd Infantry Battalion, si Lieutenant Colonel Jose Rigonay Jr. Sir, good morning po. Si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM Kidapawan. Sir, may buntag sir sa mga listeners po na Joy FM. Opo, may nga buntag. Sir, pwede pakisaysay kung paunsa ang proseso sa pag-surrender ni ining si Arnado? Si ano sir, si Mr. Pedro Arnado. Opo. Humingi po sir ng tulong sa mga miyembro ng Barangay Council, ng Barangay Santo Niño ng Arakan. Humingi po na siya doon ng tulong asang ano naman po sa Barangay Council ng Arakan, no? Humingi na rin din sir ng ano ng tulong kay Congressman Kawagdan, pati sa ilang miyembro ng sanggol ng a member sa ng council ng Sangguniang Bayan ng Arakan, sir. After na po siya na mag-usap-usap, yun po, sir. Kinoordinate sa akin kung ano ang proseso, paano nila i-turn over ang pag-surrender ni Pedro Arnado, sir. Bago lang ba nag-decide si Pedro Arnado na sumuko? O gaano kahaba yung proseso bago tuloy ang inipresenta sa media kahapon? Matagal na po sir, gusto mag-surrender ni ano sir, ni Pedro Arnado sir, sa gobyerno. Naghahanap lang po siya ng mapagkakatiwalaan. And yun sir, yung kahapon, pag-uusap niya sa kanyang pamilya, napag-desisyonan niya na yun na yung ano sir, yun na yung panahon para magbalik loob sir sa gobyerno. Katulad ng ibang mga sumuko na mga ano nang sumuko, may armas ba siyang dala o wala po? Si ano sir, si Mr. Pedro Arnado sir, member po to sir ng ano ng sa White Area Committee. Majority po ng mga ganito pong membro, wala po silang armas. So sila yung mga masa ng samahan? Yes, sir. Okay. Ano po, bilang kapalit naman, alam ho natin may mga dati ng kaso ito na isinampas sa kanya ang ating pamahalaan. Ano? Ano naman ang mangyayari sa mga kasong kinakaharap po nito? Sa ngayon po, sir, is tinitingnan pa namin kung ano po yung mga existing kaso. Tinitingnan pa namin kung may mga warrant o bares na file po sa kanya. After ma-assess po nito, i-refer po to sa tamang
pinakukulan kung ano po ang magiging disposition po ni Pedro Arenado. Magdedepende po to sa ano po niya, kooperasyon sa atong gobyerno. Pero inassure naman po ng local authorities na bibigyan po siya ng ano, ng tamang ano sir, suporta. Okay. Pati na rin po sir sa amin. Opo. Qualified din po ba siya doon po sa ibinibigay na financial assistance, livelihood program ng gobyerno sa mga bumabalik loob na mga nasa makakaliwang grupo? Yes sir, kasama po 'yun. Lahat po ng mga benepisyo, lahat po ng programa ng gobyerno, makukuha po niya 'yun. As part sa pag-ano po pagsalubong namin sa kanya, sa kanyang tamang desisyon na balikan na niya ang kanyang pamilya at sumama na sa gobyerno natin. Opo. Sa pagbabalik loob nito sa gobyerno, may mga inaasahan pa ba na may mga kasamahan din siya na susunod sa kanyang naging desisyon? Yes, sir. Gaya ng ano po, si Mr. Cadoanado, isa po siya sa leader ng kilusang magbubukid ng Pilipinas. Nakita man sila na walang kinahitlanan ang kanilang paninilbisyo sa PICAS, kundi nasayang lang po yun. Eh, nakita po nila na wala naman dalangan direksyon. Ina-expect po namin na may mga susunod pa sa desisyon na ginawa ni Mr. Pedro Arnado sir. Matagal na ba siyang ano, nanirahan dyan sa Arakan? O nagtago sa Arakan o dyan talaga nanirahan? Base po sa initial interview namin, assessment ni Mr. Pedro Arnado, ano po siya, hindi siya nagtatagal sa isang lugar. Dito po sa Arakan, hindi po siya nagtagal. Nagkataon lang po na bumalik siya doon. At na-realize niya na panahon na. Palagi po siyang nasa ano, ibang lugar, nagtatago. Nagtatago dahil sa ano nila, sa pagiging miyembro nila sa PICAS. Sa kabilang banda, kumusta ho yung ipinapatupad po na LCAC sa kasalukuyan? Pakiulit po, sir. Yung update po sa LCAC na ipinapatupad po? Sir, yung ongoing LCAC activities, ang total participation po ng mga member po ng agencies, patuloy po na pinapatupad. Ang restriction lang po, ang nagiging challenge lang ang problema natin sa COVID-19. Medyo hindi lang po na i-fully implement, lalo na ang pagdadala ng mga basic services sa mga barangay, lalo na po dito sa North Cotabato, na alam po naman po natin na medyo tumataas po. Pero as to the activities, naka-line up po lahat ng mga basic services activity na ihatag ng gobyerno natin from the provincial to municipal at barangay level set. Pati na rin po yung mga membro ng mga line agencies. So, kansilado muna yung mga naitaktang mga activities ngayon dahil sa mataas na kaso ng COVID? Yes, sir. Naano lang po muna, sir. Na put on hold muna. Na ano lang po muna, sir. Suspend muna siya. Okay. Pero itutuloy pa rin, ano? After yes, na bumaba na yung kaso? Ongoing pa rin po yan, sir. Lalo na mga pagpaprocess muna po, sir, ng mga beneficyo ng mga FRs o mga rebels, yung kaya muna po, sir, gawin online. Okay. Yung pagpupunta lang muna po, yung pagta-travel muna po, sir, from isang lugar, isang barangay, yun lang muna po ang mga medyo may konting restriction para lang po ma-respeto o ma-implement yung protocol na pinatubad, sir. Okay. Region ng North Cotabato. Opo. Sa side po, sa usapin po ng COVID, ano, sa ating mga pulis sa probinsya, more than 80 ang nagka-positibo. Sa side naman po ng mga sundalo natin sa 72nd Infantry Battalion, kumusta naman po? May mga sundalo din po ba kayo nagka-COVID? Yes, sir. May mga maliliit na cases po kami. May mga personnel po kami na nagka-roon ng
case po siya ng COVID. Napapasalamat po kami sa suporta ng local governments. Madali naman po nilang na-address nadadala sa quarantine facility ang mga personnel po namin, sir. Opo, sa mismong headquarter ng 6ID, ano, ayon kay Colonel Baldomar, nagkaroon doon ng lockdown ilang araw din, ano? Hindi pwedeng papasukan ng kampo dahil may mga nagpositibo. Sa side po ninyo, dito po sa inyong kampo, kumusta naman yung mga protocols na ipinatutupad? Sir, sa ano po, sir, sa 10 Infantry Division, nagbigay naman po ng guidance ang among commander, sir, si General Torres. Ayun nga po, sir, i-observe ang COVID protocol. Tulungan ang pag-observe ang national government. Hindi ko pa po na-monitor kung nagkaroon ng lockdown din ang headquarters sa 10 Infantry Division. Uh-huh. Sa akong barangay, sir, sa akong kampo, headquarters ng 72nd IB, wala naman po kaming lockdown. Uh-huh. Ang personnel ko po na nagkaroon ng COVID, ito po yung mga naka-station sa mga patrol bases. Okay. So initially, sir, sa patrol bases po sila patrol bases o detachment na ano, sir, doon po ang ano, sir, ang kinuwarantin namin sila, doon namin sa nilockdown ang mga na-expose. Mm-hmm. Sa loob, sir, ng batalyon namin, so far, sir, napapasalap kami at wala pa naman po, sir. Okay. Sir, may data ba kayo kung ilan po ang mga sundalo ninyo ang nagka-COVID po? Wala pa. Sa amin, sir, isa lang, sir. Oo. Isa lang. Dalawa dati siya, yung sa yung nag-exam sa Bukidnon. Mm-hmm. As part ng requirement sa schooling niya. After noon, dinala po siya sa quarantine facility. Sa isa rin uli po, sir, ang nasa Bukidnon ko na, no, personnel. Mm-hmm. Sa ngayon, naka-quarantine po siya sa Dangkagan quarantine facility. Isa rin po 'yon. Ang na-expose yun ng mga kasamaan, naka-ano po, sir, naka-self-quarantine. Uh-huh. Sa kanilang detachment. Ongoing po, sir, yung monitoring namin. Sir, dalawa pala po ang nagkaroon ng isa, ng cases namin. Mm. Isa gumaling na. Mm. Yung isa po, sir, ongoing, sir, na ano, sir, nasa quarantine. Nasa quarantine pa, opo. So, sir, yun pala po ang merong case ng COVID, sir. Aha. Sir, maraming salamat po sa panahong binigay po ninyo dito po sa ating programa sa Tinig ng Bayan. Magandang umaga po ulit. Magandang umaga po. Apo, thank you so much po. Mga katinig, inyong nabati si Lieutenant Colonel Jose Rigunay Jr., ang commander sa 72nd Infantry Battalion Philippine Army, kalabot ni ining pagtahan, no? Pag-surrender ni Pedro Arnado, ang chairman sa KMP Mindanao, o nagsilbi isip National Treasurer sa militanteng grupo. So, at least, no? Good news kini. Nga nag-ubay-ubay ng mga leader sa walhong grupo ang ni-surrender. Taon-taon, ito ang i-replay itong mubo nga statement niya kagahapon sa gipahigayon nga press conference. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Alas 6:24 ang atong oras. Bumalik atong programa mula bayan. Pipila ka mga pahinumdom. Dako ang natabang sa pagtumar sa Yaka Herbal Capsule ni Brian Marcelo sa pagwagtang sa iyahang balatian. Sana ako sulit mas niya ngon ang doktor magpa-biopsy ko. Ang first gawas sa resulta sa biopsy nga papillary carcinoma. Wala ko lang na panahon kung gitry ng inyong produkto ang Yaki Capsule. I-split na ko ng kinom 3 times a day sulod sa isa kabulan. Pagabot sa kabulan, nagpabalik ko biopsy. Pag gawas sa resulta, natingala ang doktor nga ano daw nga negative ang resulta. Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Pagkaon nga kulang sa nutrients, walay exercise o dili maayong stilo sa pagkinabuhi, siguradong sakit ang padulngan o kamatayon. Ayaw hulata nga mahitabo kini. Masigarbuho ipaila-ila. Garlic Plus! Garlic Plus! Garlic Plus! With sodium ascorbate, kombinasyon sa garlic o vitamin C. Garlic nga natural antibiotic. O vitamin C nga immune system booster. Makatabang paglikay sa high blood, heart disease, diabetes o cancer. Garlic Plus with sodium ascorbate. Natural ug mas epektibo. Mas epektibo. Garlic Plus. Palatian impas. Mapalit sa mga butika. Hi, Bess. Busy ka ata ah. Yes, Bess. Eto, nag-urban gardening. Programa natin to sa SK, di ba? Hay nako, Bess. Iwan mo na yan. Punta tayo sa party.
Gimik tayo kasama ang tropa. Uy, pinagsasabi mo dyan. Di ba bawal pa yan? Hmm? Maniwala ka dyan, Bes. Mag-face mask lang tayo. Lasot na yan. Alam mo ba, Bes, na tumataas ang bilang ng kaso ng COVID-19 dahil sa pagsuway sa ating mga health protocols, lalong-lalo na sa mga pagtitipon? Hay naku, Bes. Killjoy ka talaga. Bes, mahalaga ang buhay kaysa sa panandaliang kasiyahan. Sa ating mga kabataan, tulong-tulong po tayo upang labanan ang COVID-19. Ito po si Santina Tainan, ang inyong SK Federation President ng Kidapawan, nananawagan sa ating mga kabataan na maging responsable at mabuting halimbawa sa ating komunidad. Kabataan, kaya natin 'to. Nas ganado sa produktong sigurado MM Face Premium Muabax pag asenso Ang inyong mga baboy manok ug bibe baka o kabayo kanunay pagkana o MM Face Premium Aron paspas ang pagdako ug maayong resulta MM Face Premium Maayong magpatubo. Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na, environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886. Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs. Mga katinig, extended ang sale sa RJO Japan Surplus hangtod sa katapusaning bulan sa Hunyo. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Balik kita niya itong programa ng Tinig ng Bayan na sigon sa kagahapon, no, sa gipahigayon nga press conference, mga katinig, among ipabati kaninyo ang pipila ka gutlo sa naging statement ni Pedro Arnado, ang usa sa mga leader sa NPA o kilusang kilusang magbubukid ng Pilipinas, Mindanao chapter, no, nga ni surrender sa 72nd IB Philippine Army. Ani ang parte sa iyang pamahayag? Una, no, katong nagtaas na man ako ida, o itong nagunahunan ang nagyos nga takto mag-inagugan, no, na nung atong pangunin pagita ka pamahagi, tumay sa lutri na magtagdo kong bagong gobyerno. Pero sumbag sa buwan ng tanaw, itong nag-isabot ako kong pamilya na ikondisyon na nato itong una-una. Para bumalik ka sa bakas sa gobyerno. Ikanuha, itong pangtana na itong 2016, itong barkada, nagulukan ito sa kaling paningyon ang kalamitipan sa North Cotabato na tungod lagi kay ang kadaghanan ng nakuna nagatungog yun na ang kalamitipan mulugwa pinagi sa pagbulat sa hilid, paghigdang sa kalsada, pagsinggit sa baton, magsakripisyo ang taas kayong panahon antong na nisanto sa namatay ng mga barbers gapon
na ngayon ito na-realize na ito na usato ka kahidya sa hanay sa mga pag-uma sa pagtuo nga nai sa lahat. Gikasuhan ko sa panahon sa buckwheat kana na sa haran sa mga farmers man. Nabawaran. Nabawaran na dismiss panahon sa pagkasekretary sa DOJ sekretary sa Italiano Aguirre. Pagkupo ni Pangulo. Nabawaran na dismiss. Sa kinabawan kung nakasuhan ko po ito ginigal si Mbri or ay kahamig sa putat. Nagpuplina naman si Colonel Tabong na dismiss ko. Doon na ito. Na-dismiss ito na mga kaso. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alas 6:32 ang atong oras, matong pipila lang no sa mensahe or pamahayag ni Pedro Arnado kung nga diin apil siya sa mga gikasuhan sa nahitabong rally no nga nahimong madugong rally diri sa Kidapawan City natong nilabayng pila ka tuig na sa Abril to kung wa ko masayop. Tuig unsa ba to nga tuig to? Murag 2018 o 2019 no, kung ako masayip mga katinig na hitabo itong naasoy nga insidente. So wala na daw no, na-acquit na siya sa naasoy nga kaso. Samtang sa pika sa bahin kahinumduman nga aduna po'y sumala pa bomb expert no sa Alcubarro kining grupo sa Dawla Islamia no, ang nadakpan po sa mga otoridad diha sa may parte sa diri sa Dakbayan sa Kidapawan, particular sa barangay Isa Patadon no. Ang suspect nga si Ali Akbar na sikop kini pinaagi sa warrant of arrest nga gipagawas sa korte og sumala pa kini umaoy utak o utok dito sa pagpamumba sa Yellow Bus Line niadtong Enero 27 no, diha sa may tulunan og katong pagsunog pinakaulahi sa may Mlang. Pero kaning naasoy nga tawhana nga nakakulong na karon diri sa Kidapawan na City PNP buta na kini no. Yahang giangkon nga kanhing membro siya sa Dawla Islamia Hasan Group og niundang na kuni sa yahang hinimuan ingon pa niya. Pero ang iyang pamilya nagpamahayag mga katinig nga dili kuno miyembro sa naasoy nga teroristang grupo ang iyahang ang kining naasoy nga suspect no. Gani sumala pa sa iyang pamilya sa iyang asawa kining naasoy nga suspect nabuta tungod sa aksidente sa motorsiklo usa kini ka imam og lisod na nga Mulacaw og nagpundo na lang diha sa may ilahang panimalay no. Oo, so kana og ihang gihingos gan sa pamilya nini nga planted kuno katong mga na recover nga mga IED katong flag sa ISIS og uban pa nga mga ebidensya mga katinig. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alas 6:34 na atong oras samtang sa pika sa bahin. Dugang impormasyon lamang mga katinig, doon na po iyan nahitabong napatay nga suspect sa pagpayuhot sa illegal nga droga diha sa Kabakan na Cotabato, sumala pa human kini ni Sukol sa mga otoridad no. Ang naasoy nga suspect nailhang si Muhammad Usman Muhammad Usman Dalihan alias Amir, 23 years old kini og taga Purok at taga Sitio Crislam diha sa may barangay Dagupan na Kabakan Cotabato kung diin alas 3:25 kahapon sa kadlawon sa dihang gipahigayon kining search sa warrant operation ni Sukol ang naasoy nga suspect hinungdan
nakigasinuklay og bala no ang atong mga awtoridad og hinungdan sa kamatayon na niini. Gidala pas balay tambalanan pero namatay gyapon ang nasoy nga suspect og na-recover sa crime scene ang pistola niini nga 45 caliber pistol og dunay mga buhing mga bala og tulo ka mga suspected 5.8 mm cartridge. Oo. Og mga shabu no. Pila ka gramo sa shabu og aduna poy pila ka gramo sa shabu nga dunay market value nga 70,000 pesos. So mao ni siya mga katinig ang nitabo di agahapon sa may Kabakan, Cotabato. Tinig ng bayan. Tinig ng alas 6:36 na katong oras. Ikalipay og dako ni Lina Jean Dumandan taga Neo Pontevedra Antipas, Cotabato ang iyang pagpatumar sa Kidiaque Vitamin sa iyang anak nga si Marjorie kay himsog na kini og iya pod ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil ang mga pinaakan sa lamo. 4 months si akong isang ipainom og Yaki Vitamins niya nga haplas pod na niya Yaki pod niya oil nakaroon niya basta ng taon sa buskos na in town. Yan ang Kidiaque Vitamins og Yaki Liniment Oil. Epektibo gyud na sila mga higala. Busa, sulay lang ninyo. Mapalit sa mga butika. Hello ma, kamusta nakadress sa London? Okay ra kaayo nak, lami kaayo sa paminaw as nursery. Non-stop among pagtabang sa mga taong naay sakit kapin paaning COVID-19. Unya, kumusta imong pagskwela? Nakita nako sa inyo ang student management system na taas kaayo imong mga grado. Yes ma, nagapaning kamot job ko para mapareha ko nimo na licensed nurse na ma. Nindot kaayo sa North Valley College. Kay aside sa makita nimo akong grades online, makita sab nato ang updated statement of account o ang akong personal data. True ka diha anak. O pwede rapod cashless transactions, pinaagi sa ilang mga online banking transactions o remittances. Daghan pa jud og available na courses diha anak sama sa BS in Nursing, BS in Pharmacy, BS in Medical Technology, BS in Radiologic Technology, BS in Psychology, BS in Information Technology, BS in Computer Science, BS in Information System, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, of BS in Social Work. Ug 100% pajud pirmi ang rating sa board exams. Lagi ma, naapoy senior high school programs sama sa STEM, ABM, UMS, ug TVLICT. Diri na sa dato ipa-enroll si Bonsoy sa senior high school ma. Friendly among mga instructors, online among interaction, convenient ug safe kay flexible learning. Ug sila ra ang nai virtual learning system sa mga private schools sa North Cotabato. Enrollment na ninyo nakno. Mag second year na ka, mag-open ta sa ilahang website na www.northvalleycollege.edu.ph. Kung ipa-enroll na tika. Sige ma, excited na ko para sa next school year. Feel the same excitement and enroll now at North Valley College. Visit our website at www.northvalleycollege.edu.ph, our Facebook page at NVCFI Official, and you may call or text us at our student care hotline number 0951-305-3786. Stay safe. North Valley College, bringing quality education closer to people. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Mga katinig, padayon kita niya itong programa ng Tinig ng Bayan. Samtang nga sa pikas sa bahin ng itong mga hisgutanan, kalabot sa pagbatok sa COVID-19 sa kasamtangan, no, ginagamit na sa Philippine National Police ang ilang Uplan Bandilyo aron ikampanya ang vaccination na program sa gobyerno. Samtang sa pika sa bahay na doon na po ipamahayag ang ubang mga magbabalaod nato nga instead no nga ang atensyon ihatag dito sa face shield, sa paggamit sa face shield, mas maayong ang bakuna maoy paghahatagan og eksaktong panahon. Mas dapat obligahon ng mga Pilipino nga magbakuna kaysa sa paghatag og taas nga panahon diri sa isyu sa face shield. Kay kinumduman pod si Pangulong Rodrigo Duterte, pakambyo-kambyo ang iyang statement diri sa face shield mga katinig. Kay nagadepende man gud kini no sa rekomendasyon na sa IATF og mga medical expert. Apan didto sa pamahayag ni Presidente Duterte nga ipadakop, ipapreso ang mga dili magpabakuna
kini unang gipamahayag po ni presidential spokesperson Harry Roque nga dunay basihan no ang statement ni presidente pero ingon sa Senado ay way balaod kalabot ni ana. Pero unsay mga panlantaw ni ini sa tuong mga ekonomista? Unsa pod ang imong panlantaw kalabot ni ini no? Naasali niya sa tuong komunikasyon kauban nato si Professor Ramon Bilino Jr. sa Ateneo de Davao University. Prof, good morning po. Yes, magamaga din sila sa mga nakikinig. Samutsari yung reaksyon ng taong bayan at ng iba't ibang mga sektor no? Dito sa pahayag ng Pangulo na ipapakulong yung mga ayaw magpabakuna. Sa ngayon, marami pa rin ang ayaw magpabakuna pero marami na rin ang gusto kaya lang kinakapos talaga ng supply. Ano, ano ho yung nakikita ho niyo sa usaping ito, Prof? Yeah, ako sa akin naman, parang medyo mababa na sa akin yung mga ayaw magpabakuna, no? In fact, in the recent survey, nakikita natin na medyo tumataas. At yun nga, sinasabi nga natin, no? The more na the people are getting vaccinated, the more na magiging, ano sila, no? Magiging confident sila sa mga vaccine. So, yun nga, sabi ko nga, pag dumadami na itong nagpabaccinate, most probably, ataas din yung confidence ng mga tao. So, for me, talagang, ano eh, basic na lang talaga yung, ano, no? Yung information dissemination. Very unfortunate lang, no? Na nanonotice ko na yung magandang talaga mga information dissemination nangyayari lang din sa mga vaccination centers before yung ano, before yung tao ma-vaccinate. Kasi merong parang seminar eh. May mga pinapalabas sila doon. Ini-inform nila yung mga magpapavaccinate kung ano yung mga, ano, no? Ano yung mga dinaanan, bakit hindi kailangan matakot, at ano yung mga possible effects. So, yun yung, ano, yung dapat na basic na ibinibigay natin. So, sa ngayon, I think sa tingin ko, no, ang talagang problem na lang would be here sa distribution. No? Once na dumating yung supply, kasi sa tingin natin, baka babagsak na dito sa atin yung supply. So once na dumating yung supply, titingnan na lang natin how it will be distributed, no, especially among the provinces. And second is that paano naman ito ma-distribute ng mga local government units within their jurisdiction. Kasi pag ito, once na ano, mag-full blast na no, itong vaccination program at maraming na-vaccinate, syempre no, magkakaroon na yan ng ano, no, bandwagon effect. No. Yung mga tao, wala magiging kampante na rin. Kung yung kapitbahay nila no, na-vaccinate no, at wala naman naramdaman at feeling niya talaga ay secured na siya, yung mga tao din, no, sa palibot niya, magkakaroon din ng confidence no, sa vaccine. Kasi ang sabi naman ni PNP Chief, General Guillermo Ilazar, hindi daw nila aarestuhin no yung mga hindi magpapabakuna sa halip makipag-ugnayan muna sila sa Department of Justice o DOJ. Kasi nga yun nga malaking isa rin sa mga nagdulot ng samutsaring negatibong reaksyon no sa naging pahayag ng Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit kailangan arestuhin eh? Hindi naman dapat kasi halos lahat ng mga Pinoy ang kanilang concern ay ang kanilang kaligtasan naman. Yeah. Actually, yung pag-vaccinate, dalawa yung naging debate na within the cabinet. No? And ako, mas pabor ako dun no, sa sinabi ni Secretary Guevara ng DOJ na siguro it's more of a semantic lang yung pagkasabi ng ano no ng pangulo no, just driving a point na it will not be taken literally. na although iba naman din yung naging ano interpretation ni Secretary Roque, pero sa akin ano, sabi ko between the two, mas kampante ako dun sa sinabi ni Secretary Guevara. Yung sabi ko ano, mga ganito kasi mga statements are not helpful no, na instead na you encourage them na magpa-vaccinate, parang tinatakot natin sila para magpa-vaccinate no. I think that is ano no, quite normal no, especially sa isang ano no, sa isang leader no, na considered as populist. Pero at saka ang presidente kilala na ng taong bayan na talagang mahilig magbanta. Yeah. Exactly. Sabi ko nga, na lahat na lang ng mga sinasabi niya, no, parang napapalayo talaga tayo dun sa main issue natin. Na sabi ko nga, na tama yung sinabi mo, no, na kahapon
problema din. Na krudo, gasolina sa mga sa mga ayun pati yung ano ang daming ano ang dami pala nilang supply ng vaccine. Kinapawan hanggang ngayon eh hindi pa nakasimula sa ano sa A3. Nasa ang A4 eh, nagpapalista pa lang pero kinakapos pa rin talaga ng bakuna at isang meron pang problema pala na inaasahan yung pagka-delay ng pag-deliver ng 50,000 doses ng Sputnik V dahil ang sabi eh kailangan i-upgrade yung naturang bakuna dahil nga sa mabilis na kumalat yung Delta no variant ng COVID-19 na galing ng India o yung Indian variant. Yeah, ako rin, at saka kanya, yung ano yung infrastructure doon ang bagwan. Kahapon, ang problema yun ano eh pero matagal lang pinag-uusapan ito actually prop at pinaghahandaan na rin yung handling at saka yung tawag doon yung storage ng nasabi ko kuna oo yeah so sana ano eh sana magkaroon ng fast facility sa subside din saka sa bomb kasi ang ano ngayon eh ang trend ng mga kaso ng COVID eh patuloy ang pag-akyat bagaman at may mga panahon na bumababa siya pero hindi talaga ganun na kalaki ang ibinababa ng mga kaso marami pa rin talaga ang naitatalang mga bagong kaso mabilis yes, mabilis so, kumalat exactly, yung virus na yan oo. Pero kaya natin talaga vaccine talaga yung pwedeng makapag-control itong ano, surging ng cases natin eh. Aha. Pero doon sa face shield prof ano naman ang pananaw nyo rito? Hindi, actually, nakakaba na yung discussion. Sabi ko nga nung una, no, baka pag-opinion lang ng presidente. No, kasi nag-meeting, nag-meeting sila na at that time. Uh-huh. Siguro very ano, no, inconvenient para sa presidente na naka-facial at that time. Uh-huh. Sinabi niya na pwede niya siguro tanggalin to. No, tapos it was taken in context by Senate President Tito Soto. Tapos in-announce niya sa media. Uh-huh. Tapos ngayon, sinasabi siguro ng IATF na although anong pa naman, wala talagang direct na study dito pero makakatulong talaga rin siya no mm-hmm. in case no na hindi yung ganun ka-effective yung mask mo mm-hmm. Pero yun na nga eh ang isang magandang counter dito is that kung talagang effective ang face shield no, bakit mataas pa rin yung ating ano infection rate as compared to mga countries na wala namang face shield mm-hmm. Kasi bakuna yung kanilang prioridad at saka yung pagsunod sa physical distancing. Yeah, exactly. Kaya sabi ko nga, kung ganun din yung problema ng mga Pilipino, no, na, especially sa mga lugar, no, na mahirap yung physical distancing. Eh, uh-huh. Gamitin na lang ng, anyway, may face shield naman, eh, tsaka mura naman yung face shield ngayon, eh. Pero uh-huh. yung mga lugar naman, like for example, kung nasa park ka at mag-exercise ka, at uh-huh. ikaw lang naman mag-isa doon, siguro,
Bro, maraming salamat ano, sa panahon na binigyan ninyo sa ating programa. Magandang umaga muli. Okay, maraming salamat mo po. God bless. Stay safe po tayo lahat. Apo, stay safe po always. Ano. Si Professor Ramon Abilino Jr. sa Ateneo de Davao University, mga katinig. Ikaw, sa may kasulti ni Muni ini, di ba mas maayo nga magpabakuna na, no? O tutukan ang pag-provide sa supply sa bakuna. Pero Muni nga, bagong ginigawas nga balita karon mga katinig, kung nga diin ma-delay katong 50,000 doses sa Sputnik V nga gihimo sa Russia kay tungod i-upgrade pa daw ang naasoy nga bakuna kay ngano. Kay basin na dili makabatok sa Delta V, no? Delta variant sa COVID-19 ang naasoy nga bakuna. Kay aduna po yung statement ang National IATF nga katong mga unang bakuna nga gihatag katong AstraZeneca, Sinovac makabatok pa, no, sa Delta variant nga COVID-19, kaya pa niya nga batukan kini. Oo, mas maayo na nga adunay pang depensa kaysa walay pang depensa. Pero adunay gapon mga report nga mga bisan pag fully vaccinated na nga nagpositibo gapon sa COVID. O, pero kini dugay naman ginasulti nga oo magkapositibo pero at least dili masinati kato nga mga grabe kayong komplikasyon nga dalas COVID. Unya ang pinakalisod ni ini ang katong mga idara na, no, ato mga senior citizen. O nga mga dunay comorbidity, kato sila ang kasagarang mga natigok tungod sa naasoy nga virus. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM. Alas 6:52 ang atong oras. SSS pensioner ka ba? Maayong balita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa SSS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release og mukita kapag 500 pesos na komisyon sa matag aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitan kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City og matawagan sa 064-577-3414 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch. Do you want to achieve your dreams through quality but affordable education amidst the pandemic? Then, enroll at Colegio de Kidapawan. We are New Normal Ready. Courses offered: BS Criminology, Nursing, Elementary Education, Midwifery, Hospitality Management, Information Technology, Computer Engineering, Computer Science. Colegio de Kidapawan also offers a Junior High School with ESC Grant and Senior High School with Voucher Program. Scholarship grants available. No tuition fee increase for school year 2021 to 2022. For more information, please visit Colegio de Kidapawan or call telephone number 064-577-1340 or cell phone number 0942-345-5370 or Facebook page Colegio de Kidapawan CDK. Hurry! Enroll now at Colegio de Kidapawan. Himsog kaayo ang Papa ni Lorena Kunanan nga si Felipe, taga Matutungan, Santa Cruz, Davao del Sur. Tungod kay nagamaintain siya sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ug kadunay pud nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil. Kanang maintain niya sa high blood niya ba? Ang Yaki Oil, Yaki Capsule, naplas niya taga gabi bago siya matulog. Okay na kay kuya, isa tiguwang na aksay lang gyapon. Yan ang Yaki Herbal Capsule ug Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit ka na sa mga butika. Ang pagkaguba sa mga mata o kung retinopathy ang isa sa mga posible nga komplikasyon sa diabetes. Ligawan ang high blood sugar. Mag-inom sa Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Alas 6:55 na mga katinig ang atong oras. Nasa linya ganiha si Colonel John Paul Baldomar, spokesperson sa 6ID Philippine Army, kinikalabot unta, no, dito sa insidente nga dunay usa ka inahan ang namatay o naangol ang iyang duha ka mga anak human kini
nabutan og mortar, no? Nibusikan ang usa ka mortar projectile sa tubangan mismo sa ilang panimalay. Apa na po ito na itong komunikasyon o gadi na ako makontakt. But anyway, sigun sa informasyon atong nga nahipos sa mga katinig, katong inahan nga namatay, nailhan si Rosita Kinindi, 21 anyos, o gihang nga mga duha ka mga minor di edad, na nakaroon sa Balay Tambalanan o luwas ng ilahang kahimtang, no? Taga Barangay Tuwayan kini sa may Dato Hofer ang patuan na Maguindanao, sumala pa sa investigasyon sa Dato Hofer PNP. Samtang kining biktima na asa ilang gawa sa ilang panimalay, kalit lang ni Busikad ang naasoy nga bomba o tungod kay sa tubangan mismo ni Busikad ang bomba, napuruhan yun ang biktima o on the spot kining namatay, no? Ang iyang mga anak na sa ilang balay, mga sa ilang balay o minor injuries lang ang na sinati niini. Kay namduman nga niadtong nilabayng semana, aduna po ina hitabong panagsangka tali sa mga miyembro sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF, no? O tropa sa militar diya sa naasoy nga lugar sa may Dato Hofer. Kagahapon po, aduna po panagsangka nga nahitabo hinungdan sa pagpamakwit sa daghang mga sibilyan diha sa may lungsod sa gindulungan na Maguindanao. Sigon sa report nga atong nakuha, nga kung di na ispatan, no? Nakitaan kining presensya sa mga armadong grupo nga mga gituhang membro sa BIFF sa may barangay Ahan o gipahigayon sa mga kasundaluhan ang calibrated law enforcement operation sa Joint Task Force Central o gilahang naka-encuentro kaning mga miyembro sa BIFF. Nagresulta kini sa pagkadok sa mga sibilyan, maong namakwit mga katinig, o sigun pa sa report, dun ay mga tulo ka mga miyembro sa BIFF ang dun ay duha ka mga namatay o tulo ka mga miyembro ang naangol, no? Apan ang katong mga namatay gidala sa ilang nga mga kaubanan o wa na kini na naabutan pa sa tong naabdan sa tong mga otoridad ang mga patay nga lawas. Sa kasamtangan, nagapadayon ang operasyon sa naasoy nga lugar o taas pagyapon ng tension ang mga sibilyan, ang uban na malik na ang uban na wa pagyapon na malik mga katinig sa ilang nga mga panimalay. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan sa 105.7 Joy FM. Kining panghitabo kagahapon sa naasoy nga lugar, nahitabo pod, no? Samtang ginapahigayon ang katong karaban sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao alang sa ilahang panawagan nga extension sa ilahang termino. Nangayo sila extension mga katinig para sa ilahang paglingkod ang nanawagan og nga wa nay mahitabo nga eleksyon karong 2022. Pero ang dakong nga panguntana niini kay unsa ba gitrabaho sa mga membro sa Bangsamoro Transition Authority nga dapat sila may maghimo dapat og balaod para sa pagtakda sa eleksyon, no? Pero paghanay sa pagpatuman na sa eleksyon sa Bangsamoro, so wala mamahimo nga basihan ang Kongreso o Senado kay sila man mismo wala nakahuman sa ilang trabaho niya, gusto nilang extension, no? Ang tinuod niya na mga katinig ang dakong pangutana karon unsa bay serbisyo nga gihatag sa Bangsamoro government ngadto sa ilang mga katawhan, do na bay pagbag-o. Ang kanun na lang nato makita nagapanghatag og mga bugas dito sa mga apektado mga pamilya. Kanang bugas nga ginahatag gamay ra man na, no? Hatagan lang kag tag 50 ka kilo. Unya pila lang kakauna na. Do na bay trabaho nga gihatag sa mga katawhan ni bag-ubang panginabuhi sa mga lugar nga sakop sa Bangsamoro. Mubo pa naman noon ang ilahang panahon nga paglingkod nila isip mga opisyal diha, pero mo na ingon lagi ang tulo ka tuig nga termino, mubo kana alang sa mga epektibong mga leader, pero sa mga way kwentang mga leader nagpadato lang, taas na kayo ng tulo ka tuig. Muna'y kamatuuran diha mga katinig. Wala kita igong oras. Tagang kayong salamat sa inyong kanunay nga pagpaminaw na itong programang Tinig ng Bayan. Musunod na nga ito ang alas 7 balita. Uban na si Grace Labagnao Castellano. May buntag ka ninyong tanan.
Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Healthy products ba ang hanap mo? Yaki Grocer ang dapat puntahan mo. Available sa Yaki Grocer ang lahat ng produkto ng Yaki. Meron din silang tuna products tulad ng panga, belly, portion at tuna stick. Sa Yaki Grocer, makakabili ka rin ng squid rings, pompano, bagaybay, bangus, seafood, fishbowl, organic egg, organic pork and chicken meat. Kaya tara na sa Yaki Grocer dahil may dry goods na rin sila. Tumatanggap din ang Yaki Grocer ng short order for takeout. Yaki Grocer is located at Quezon Boulevard, Kitapawan City, beside Avon. Maya pa si Gwen. Nakatulong na kalawin. Apay na kong bay na. Di man gani makausa. Daon sa gugadihan? Da. Dalihan, humanan ko ang pangapi sa Akira 5-in-1 Coffee. Tanawa no, andam na ko, baskog na.